May kasabihan nga tayong mga Pilipino na ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya naman muli tayong magbabalik tanaw sa nagdaang panahon ng ating paboritong liga at sa pagkakataong ito ay atin namang kikilalanin ang lahat ng mga PBA players na naglaro at naging bahagi ng koponan ng Shell Turbo Chargers. Para po sa kalaman ng iba, ang team po ng Shell ang humalili sa na-disband na sikat na koponan ng Crispa noong mid-80s. Tumagal po ng 2 dekada ang kanilang prangkisa sa PBA na nagkamit naman ng 4 na kampyonato bago naman na ibenta sa Wellcoat Painters na ngayon po ay mas kilala sa tawag na Rain or Shine Elasto Painters. So narito po ang listahan ng mga naging manlalaro ng koponan ng Shell. Leo Austria. Ang kasalukuyang head coach po ng San Miguel na si Leo Austria ay unang naglaro sa team ng Shell noong 1985 kung saan nahirang pa itong Rookie of the Year. Maiksi lamang ang kanyang naging playing career at maaga ring nagretiro sa paglalaro bago naman na linya sa pagko-coach. William Boggs Adornado. Nasa twilight na ng kanyang karir ang 3-time most valuable player na si Boggs nang mapunta siya sa team na ito kung saan 2 seasons lamang siyang tumagal bago naman nagretiro makalipas ang 1 taon. Sa ngayon naman po ay bahagi si Adornado ng coaching staff ng Blackwater Elite. Philip Cesar. Ang teammate naman ni Boggs sa Crispa noon at 1980 MVP ay isa sa mga pioneer players nito bago na trade papuntang Presto at kalauna naman ay sa koponan ng Ginebra. After nitong magretiro ay sumabak ito sa politika at naging vice alcalde ng San Juan. Sa ngayon naman ay coach siya sa Manila Stars sa MPBL. Abet Gidaben. Ang 2-time MVP at Hall of Famer na si Gidaben ay huling naglaro dito sa team na ito bago tuluyang nagretiro noong 1995 at pumasok naman sa pagninegosyo ng kanyang kabuhayan hanggang sa ngayon. Paul Bong Alvarez. Ang tinaguri ang Mr. Excitement ng PBA ay 2 taon lang naglaro dito bago naman napunta sa team ng San Miguel at kalaunan ay lumipat sa kabilang liga na MBA. Freddy Hubalde. Ang 1977 Most Valuable Player at isa sa 25 Greatest PBA Players ay napunta din sa team na ito 1 taon bago niya tuluyang iniwan ang paglalaro. Bernie Fabiosa. Isa pang miyembro ng 25 Greatest PBA Player, si Bernie Fabiosa naman po ay kabilang sa mga pioneer players ng team na ito bago nalipat sa iba't ibang teams at nagretiro naman noong 1991. Sa ngayon po ay naninirahan na ito sa California, USA kasama ang kanyang pamilya. Sunny Cabato. Ito ang kanyang kauna-unahang team sa PBA kung saan nagsilbi siyang bilang primary center nila bago naman siya nagpalipat-lipat ng koponan at kalaunan nga ay lumipat din sa kabilang liga na MBA. Ray Cuenco. Ang 1990 Most Improved Player ay 2 beses nakapaglaro para sa Shell. Una nga ay noong 1987 at nagbalik naman noong 1989. Ang 1984 Most Improved Player naman na si Manny Victorino ay Shell ang naging 2 tahanan bago tuluyang naging 1 journeyman sa PBA at nagretiro naman noong 1999. Nakabase na rin ito sa Amerika kung saan siya ay naghahanap buhay. Ang dating Royal True Orange player at kasalukuyang SMB assistant coach po na si B-Boy ay 2 taon ding naging point guard ng koponan na ito bago naman sa Alaska at huli nga ay sa San Miguel. Terry Saldana. Ang original plastic man ng PBA ay naglaro din sa team na ito noong mid-90s bago naman nali niya sa pagiging trainer at coach ng mga basketball teams. Ronnie Magsanok. Ang pinakamatagal na naging point guard at leader ng koponan na si Ronnie Magsanok ay tumagal ng 1 dekada dito bago naman na-trade papuntang Santa Lucia kapalit ni Jerry Esplana.
Well, speaking of Jerry Esplana, ang kapalitan nga ni Ronnie na si Jerry ay ilang taon ding naging primerong point guard ng team kung saan nakasungkit siya ng isang kampyonato bago tuluyang nagretiro. After naman ng kanyang PBA career ay naging abala ito sa politika at sa pagko-coach. Vic Pablo. Ang 1994 PBA Slam Dunk Champion ay 5 seasons naglaro dito kung saan 2 kampyonato naman ang kanyang nakuha bago na trade sa team ng Talk and Text at huli nga ay sa Ginebra. Sa ngayon ay bahagi ito ng coaching staff ng FEU Tamaraws sa UAAP. Benji Paras. Ang nag-iisang rookie MVP ng liga na si Benji Paras ay ang pinakamatagal na naglaro para sa team na ito at marahil ang pinakasikat na player na nagsuot ng kanilang uniforme. 14 na taon po itong namalagi bago naman na-trade sa San Miguel kung saan siya tuluyang nagretiro. After ng kanyang PBA career ay lalo naman itong naging aktibo sa pag-aartista. Samantala, narito pa po ang ilan sa mga naging manlalaro ng koponan. Chris Jackson. Mike Raybuck. Eric Altamirano. Rich Alvarez. Renzi Vahar. Richard Bognot. Chris Calagio. Noy Castillo. Romy De La Rosa. Art Del Rosario. Onchi De La Cruz. Tony De La Cruz. Jonadel Cartel. Ed Ducot. El Aparador Joel Luwalan. Jolly Escobar. Joey Guanyo. Elmer Lago. Eddie Laure. Ray Lazaro. Jojo Lim. Billy Mamaril. Jimmy Manansala. Jojo Martin. Jun Marsan. Jay Mendoza. Peter Naron. Ricky Relosa. Romel Santos. Mark Clemens Telan. The Velvet Touch, Richie Tixon. Arnie and Calvin Wadless.
Dale Singson. Al Solis. The Saint, Ronald Tubit. And Rob Wainwright. So yan po ang listahan ng lahat ng naging manlalaro ng team ng Shell sa PBA. At kung meron pa kayong alam na wala sa aking listahan, ay i-comment nyo lamang sa baba at akin naman itong babasahin. At ilagay nyo din kung sino pang dating PBA team ang gusto nyong itampok natin sa susunod na segment. At sana ay mapanood nyo din ang mga nauna na nating video. Ang link po ay nasa baba lang ng video description. Salamat pong muli sa inyong panonood, mga kabasketball. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe para araw-araw may bago kang PBA trivia na mula sa akin. Until next time!